Good morning! Ang Mamira na po, magbibigay lang sa inyo ng konting reaksyon. Season 2 na ng Team Rochelle. Ang daming kaabang-abang po mga kalingap sa love team na ito. Team Rochelle, Ruel at Rachel. Natapos na yung season 1, kaya ngayon magkakaroon daw ng season 2. At ito na nga, nagre-ready na para sa season 2 si Kalingap Rab. Aabangan po natin yan kasi magaling po magkwento si Kalingap Rab, gumawa ng story at saka syempre magaling siya mag-direct. At ngayon nga ay inihahanda na ang season 2, pero parang ano po, hindi pa nag-uumpisa ay parang ang dami ng mga reaksyon, ang dami ng mga haka-haka o marami ng mga ayaw. Kasi ang papasok dito syempre wala iba kundi si Ryan, di ba? Ang dami ng ayaw kay Ryan. Gusto lang nila si Ruel at si Rachel lang. Pero pwede ba yun? Paano magiging magandang kwento kung walang isa pa, di ba? Kailangan may love triangle yan. Hindi natin alam kung ano yung kwento ni Kalinga Prab, ha? Huwag natin pangunahan kung ano yung kwento niya. Pero dahil sinabi niya na may season 2 na, ay syempre tayo mga viewers ay nagkakaroon ng ano, ng kaisipan. Kung ano ba talaga mangyayari sa, ano, sa season 2. Dahil may papasok na na isang karakter, di po ba? Ayan ay nalaman natin kay, ano, kay Arjun na sinabi niya may papasok daw na isang karakter. Ano pa bang mangyayari kung may isang karakter pang papasok? Eh, syempre magkakaroon ng love triangle. O, di ba? May bida, may kontrabida. Maganda yan. Magandang kwento yan. Pero hindi natin alam kung paano ipapasok yan ni Kalinga Prab. May mga twist yan eh. Alam po ba ninyo yung Korean novela o yung mga Korean movie, ganon? Maganda panoorin po kasi ngayon bida, sa susunod kontrabida na. Yung kontrabida noon, nagiging bida na. May mga twist po yan. Ay, ganun din siguro ang mangyayari dito kay, ano, kay Kalinga Prab, di ba, sa kanyang kwento. Hindi pa man nag-uumpisa po ay may kanya-kanyang haka-haka na nga, nabanggit ko nga kanina. Eh, syempre ako, meron din akong ano, sa loobin dyan o meron din akong sariling kwento dyan na hindi ko pinapangunahan. Syempre, yung kwento ni Kalinga Prab, iba yun eh. Iba yung sa akin, iba yung sa inyo. At huwag sana nating ano, kontrahin yung gagawin ni Kalinga Prab. Suportahan lang po natin. Huwag natin igaya doon sa nangyari nga sa isang love team, di po ba, na nagkaroon na ng ano, ng string attacks. Ganon, hindi ganon. Alam naman natin na yung hindi pwede, ay huwag natin ipilit. Suportahan na lang natin bilang mga organic kalingap. Kung ano yun nandyan, suportahan. O kung magkaroon ka man ng haka-haka, magbigay ka lang ng haka-haka o reaksyon mo, pero huwag mong ipilit yung gusto mo. Di ba? Hindi ikaw ang direktor. Hindi ikaw ang ano. Hindi ikaw ang storyteller. Hindi ikaw ang direktor. Huwag pipilit yung gusto mo. Sabihin mo lang yung gusto mo, pero huwag mong ipilit ang gusto mo. Nakakatuwa talaga. Ito nga kay Rochelle, siyempre, meron din akong ano dito, sariling kwento rito. May share ko lang naman din. Kasi na-obserbahan ko rin. Pero hindi ko ipipilit to, ha. Huwag nyo akong ibas kasi hindi ko ipipilit sa inyo. Yung tungkol nga kay Ruel at kay Rachel, diba? Bahala sila kung magka-inlaban sila. Nasa kanila na yon, tamang edad na sila niyan. Kaya yung ano, yung pagpasok ng kontrabida rito, ay siyempre, hindi naman basta-basta e-entra yun na sisingit sa kanilang usapan yan. Kailangan, may mga pamamaraan yan. May mga proseso yan. Kagaya nito, sa akin lang ha, observation ko lang ito mga kalingap. At reaction ko lang ito. Panoorin po natin yung pag-entra ng kontrabidang ito. May gusto mo mag-apply po ng trabaho? Sino? Hindi ko nga po kilala po, Arab. Kaya gusto mo mag-apply po sa inyo ng trabaho po siya. Ilan ba kayo dito ngayon? 3 po, Arab. 3? Ano po? Kailangan niyo pa ba dito? Kung ano po, Arab, kailangan po sarap ng kato po sa dalawa, kanya. Ano mag-apply na saan? Nandiyan po, Arab po. Kaya na po nag-anti sa inyo. Hindi po gano'ng kilala. Si Ryan yan! Kumbira si Ryan to, ah! Ano ka, Ryan? Saan nandito ka, ano, Ryan? Mag-a-apply po sana ng trabaho. Trabaho? Bilang? Pang construction worker? Paano mo nalaman dito na may ano tayo, may ginagawa dito ng pabahay? Napanood ko pa yung video kay Trixie. Ah, napanood mo kay Trixie? Apo. Ayan, umintra na. Dumating na siya. Ang pogi, di ba? Ala Jericho Rosales ang dating. Nandyan na. Ayan, unti-unti na pumapasok. Ang proseso o steps ng pagpasok niya sa kalingap, ayan na nga. Siyempre, papasok siyang construction worker. Mag-a-apply siya dyan. Napaka-ano rin yung batang to eh. Napakatalino rin. At matapang din. Walang takot na pumunta doon.
sa teritoryo ng babae, teritoryo ng mag-Latin na Rowena Treasel. Ay siyempre, kung may gusto, may paraan, di ba? Kung ayaw mo, oh, may dahilan ka niyan. Dahil may gusto siya, oh, naghahanap ng paraan yan. Pamamaraan niya yan para makapasok siya doon sa buhay ng Rochelle. Oh, di ba? Ikaw tayo naman ulit kaya, no? Hey, Rochelle. Ikaw? Opo. Ibay mo, ha? Ano? Gusto mo siyang makapartner? Kung pwede lang po. Doon sa mga ano, napanood mo na yung vlog natin, di ba? Panood mo na? Opo. May mga bashers kasi doon. Hindi naman po ako na-apektan doon. Grabe. Hindi ko na pinapansin. Hindi mo na lang pinapansin. May susutin ka na ba sa GS? So, kaya nga po ako nag-a-apply. May pinag-iipunan. Para... Wala pa susutin. Malapit na yun, ha? Wala pa. Po. Talagang disidido ka. Kaya po nag-a-apply. Ha? Kaya po nag-ahanap ng pansuot. Kahit ano, wala pa talaga. Kahit sapatos, damit. Wala pa. Kaya ka nag-a-apply dito. Pamamaraan nga ni Ryan para makapasok siya, diba? O anong dahilan niya? Bakit siya pumasok dyan sa construction? Kasi gusto niya magkaroon ng income. Bibili siya ng gamit para sa JS prom nila. Anong date na? Anong petsa na? 19 yung JS prom nila. Sa Friday na yata yun. E anong araw na? Ilang araw na lang? JS prom na. Magtatrabaho siya sa construction para may pambili siya ng gamit. Napakaikling araw naman nun. Ilang araw lang? Dalawa o tatlong araw lang yon. Kaya bahala na. Isang style lang yan. Alam po ba ninyo sa pelikula? Nag-start pa lang yung pelikula. Siyempre magkakaroon tayo ng isip na ito ang mangyayari, ganito ang mangyayari sa bida at sa kontrabida. Isipin na natin yan. Iikot na yung isip natin yan. Hindi maiwasan, mga kalingap, ha? Tayo bilang mga observer din dito, hindi naman kumukontra o hindi naman ang babas, pero nag-observe lang tayo. Yung pagpasok ni Ryan ay isang pamamaraan lang yan na sinabi ko nga kanina. Para sa aking script lang yon, ha? Pero siyempre iba yung script ni Kalinga Prab. Mas maganda yung script ni Kalinga Prab. Kaya papanoorin po natin yung susunod po mga videos ni Kalinga Prab para malaman po natin yung takbo ng ano, kwento na ito. Huwag natin kontrahin. Alam po ninyo si Ryan ay mabait naman po yan. Nakita naman po natin yung nakaraang mga videos ni Kalinga Prab, di ba? Malakas siya. Grabe siya. Talagang mapursigi siya sa paliligaw kay Rachel. Determinado siya. Pero ang lakas ng loob niya, nag-confirm siya na talaga nanliligaw siya hanggang ngayon kay Rochelle. Sinabi niya yan kay Kalinga Prab. Dahil ano nga, itong season 2 ay isang kwento lang ito. Huwag tayong padala yung ating emosyon o yung ating damdamin na magalit sa kanya kung siya man ay nagiging kontrabida. Halimbawa lang, ha? Huwag tayong padadala sa ating emosyon. Ayaan lang natin, makilig lang tayo. Ito pang pag-good vibes lang, eh. Hindi naman ito totoo. Pampagod vibes lang sa atin. Huwag tayong kiligin kasi matatanda na tayo. At saka isa pa, huwag tayong kikiligin dyan dahil kwento lang to. Ano lang yan, matuwa lang tayo sa mga pangyayari. Matutuwa tayo siyempre kahit papaano. Nasisiyan tayo. Pag may iyakan, pag may tawanan, nakakatuwa. Siyempre matutuwa rin tayo. Umayon lang tayo sa flow ng kwento na ito. Season 2 ng Love Team Rochelle. Ayan, yung mga susunod po na pagpapakita ni Ryan ay abangan po natin kung paano po mangyayari yun. Siyempre, alam natin na mautak si Kalinga Prab. Yung isip natin ay siguro ganito ang gagawin. Baka mamaya iba. Iba yung gagawin ni Kalinga Prab. Kaya magugulat na lang tayo. O, diba? Suporta na lang natin ang love team ng Rochelle at ang pagpasok ni Ryan. Good vibes lang po ito. Huwag po tayong padadala. Lagi po ninyong aabangan yung mga videos ni Kalinga Prab, ha? Dahil kung hindi nyo aabangan, mahuhuli kayo sa balita. Kung minsan nag-upload nga siya, late na ng gabi. Yung iba tulog na, pero yung mga nag-aabang, hindi natutulog yan kasi lagi inaabangan yung mga videos ni Kalinga Prab. Kung ano bang mangyayari, ganyan. Kung ano ba yung next na mangyayari, inaabangan yan. Kaya hindi natutulog ang mga organic supporters ng Kalinga. Ay, sana ako dyan. Okay, hanggang dito na lamang ang aking video. Salamat muli sa panonood. Yung hindi pa po nakasubscribe sa akin, please po pakisubscribe po, ha. Salamat. Bye-bye!